isang possible na scenario, ito yung macro. Kung titignan ninyo, yung ating fractal. Kaya ang bias natin, dadagdagan pa, may fractal kang tinitignan. Ilang days nag-consolidate? 1, 2, 3, 4, 5, pang-anim pump. Today, itong fractal kayo, ilang days nag-consolidate? 1, 2, 3, 4, pang-lima. Okay, pang-lima breakout. Parang mas nagmamadali ito. If we're going to follow this fractal sa one day in time frame, there is a possibility na pumasok ulit tayo sa channel, ha? Whether ma-break natin falsely, may false breakout yung key level, meaning to say sa daily, lalakpas yung dulo ng kandila mo sa key level, pack, okay, tapos i-close ka below key level. Daily chart po yan. Ang closing mo below key level. So, tinatch mo na to, sinatisfy mo na, you can call that as your D. So, pwedeng ang next phase niyan, so yan, expansion yan, ha? Yung pakiat, trend. Pwedeng ang trend pababa. After that, so let's see how yan mangyayari in the next probably few more days pa, kasi magte-trend muna tayo and then yung expansion natin baka next week or next a week or two from now, yung trend na inaantay natin for BTC. So kung ikaw naman ay long term, nagaanap ka kung saan ka papasok, mas maganda ma-observe mo to, yung reaction ng price dito pag pumasok dito sa level na to. Kung ang trend ba ibababa. So mas gusto mo abangan yung pagbulusok nito. So ito no, meron tayo ditong dito muna. At least itong area na to, ha. Merong malaking bubbles. Okay, makikita mo yan, no. May malaking gap diyan na pwede nang i-fill. Okay, so this is around 24 level. So tingnan natin kayang umabot diyan nung trend natin. Okay, yan. Follow and like for more updates.